Hi mga Pops, pag-usapin natin ang bagong labas ng Suzuki na tinatawag nilang Haoju UHR-150 na binansagang Bergman 150. Kaya naman ito, tinatawag na Bergman dahil sa kahalintulad nila ang forma, ngunit magkaiba ang specs at features ng mga motor na ito. Alam mo ba, ang Suzuki at Haoju ay magkaibang kumpanya, ngunit sila ay nagsanib pwersa para kompetensyahan si NMAX, Aerox at PCX 160 dahil lang ito ay mabenta sa market. Alam naman natin na si Suzuki ay mas kilala ngayon kay ni Haoju. Kaya naman, si Suzuki ang nag-market sa model na ito mula sa China. Ang Suzuki ay isang malaking kumpanya na hindi basta-basta na lang makipag-alay sa ibang kumpanya. Kaya naman, ang modelong ito ay sigurado tayong may kalidad at matibay na paggawa. Kaya naman, pag-usapan natin ang mga specs at kung paano ito makatulong sa ating pang-araw-araw na pagmamaneho. Bago ang lahat, maaari po bang makahingi ng subscribe? Maraming salamat sa pag-click ng subscribe button. Okay, umpisahan na natin ang makina. Ang makina nito ay mayroong 150cc liquid cooled para iwas overheat kapag long distance travel. 4-stroke na mayroong 4-valve, single cylinder with maximum power of 10.6 kilowatts at 8,500 RPM. Maximum torque of 14.4 Nm at 6,500 RPM or 14.4 horsepowers. Horsepowers sa Tagalog ay ito ang tinatawag nilang lakas na hindi umaayaw, parang red horse. Ngunit malaking katanungan kung paano nila sinusukat ang Newton meter at RPM, siguro sila na ang nakakaalam nun. At pagdating naman sa pagpapaandar ng motor na ito, ito ay naka-smart key system na. Ibig sabihin, wala nang susian, ngunit kunting pihit mo lang ay aandar na ang motor na ito gamit ng inyong smart key remote. Kung sa ibang scooter ay mayroong ISS or idling stop system, meron din ang motor na ito. Ibig sabihin, kusang namamatay ang makina kapag nakahinto ang motor. At kunting pihit lang, aandar na muli ang motor mo. Isa itong teknolohiya para sa gas saving. Pag-usapan naman natin ang mga brakes ng motor na ito. Alam mo ba na ang brakes na ito ay naka-ABS na anti-lock braking system upang maiwasan ang pag-lock ng gulong dahilan sa pagka-crash mo. Subalit, ang motor na ito ay mas mababa ang makina kung ikumpara natin ni NMAX at PCX na may 15 horsepower at 8,500 RPM. Ngunit, pagdating naman sa pabilisan ay hindi magpapahuli ang motor na ito. Hindi lang yan, pagdating sa pormahan at features ay talaga namang mapag-iwanan si NMAX at PCX dahil may features ito na wala sa NMAX, PCX, Aerox or ADV o kahit anong scooter na meron ngayon. Talaga lang ha! Ang instrument panel naman nito ay colorful na. Bukod sa speedometer, odometer, time, meron itong battery indicator na nagmonitor sa baterya mo kung ito ay kailangan ng palitan para maiwasan ang pagtirik sa daan. Higit sa lahat, ang pinakabagong features na ito ay ang tire pressure indicator na nagbibigay info sa gulong mo kung kailangan ka magpapahangin. At ang features na ito ay wala pa sa lahat ng scooter ngayon. Ang mga ilaw naman ito ay naka full LED na. Ang headlight, signal light, tail light, meron din itong DRL, daytime running light na tinatawag na permanent light. Talaga namang galanti ang motor na ito. Dumako naman tayo sa gulong na ito na may sukat na 110 by 80 by 14 sa harap at 130 by 70 by 14 sa likuran na mas malaki kung ikumpara natin sa Bergman 125. Dahil ang gulong ni Bergman 125 ay mas maliit kung ikumpara natin sa UHR 150 na naka-tubeless lahat. At ang bigat na ito ay 140 kilograms na mas mabigat kay NMAX.
At ang ground clearance naman ay 120 mm na hindi abutin ang body parts ng humps. At ang fuel tank capacity ay 8 liters na talagang pang long distance travel. Siguro naman meron pang nakatagong features ang motor na ito. Katulad lamang ng side stand kill switch para sa safety features. Anti-theft alarm, GPS, dahilan sa hindi pa natin ito nasubukan sa Pilipinas. Bago ko makalimutan, ang presyo nga pala nito pagdating sa Pilipinas ay umaabot sa 150,000, 157,500. Hanggang muli, mga ka-rider, salamat! Bagong features ang mga motor na ito. Siguro naman meron pang nakatagong features ang motor na ito. Katulad lamang ng side stand kill switch para sa safety features. Anti-theft alarm, GPS, dahilan sa hindi pa natin ito nasubukan sa Pilipinas. Bago ko makalimutan, ang presyo nga pala nito pagdating sa Pilipinas ay umaabot sa 150,000, 157,500. Hanggang muli, mga ka-rider, salamat! Maraming salamat sa panonood. Bye-bye!